Nung wala na, bilang pupunta niya makarindi pamilya. Pagdating na wala ng alin pamilya pa rin. Pamilya pa rin, tama. Hmm. Pamilya pa rin talaga ang ano. Pagkasama sa maman, eh, pagdating ng panahon, saan ka tatakbo? Pamilya pa rin. O, alam ko ako naging masama sa inyong paningin dahil napagsabihan kayo sa inyong mga katikasan ng ulo. Sa mga gawain niyo hindi ko gusto, sinasaway ko kayo. Pero hindi kayo nakikinig. Pero yun ay tinis ko. Mga business baka, samantalahin mo itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos sa ano po kasi siya, bedridden na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga na monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung karak, yung at least na mukha niya, pinapakita niya. O, cartoon character. Portal po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong reaction ulit tayo guys. At yun guys, for today's video po ay pag-usapan po natin itong matagumpay na ginawang pag-aayos nito si Kabusiness. Dito sa matagal ng hidwaan o samaan ng loob nitong sila Kuya Lito, Ate Vera versus sa pamilya nitong si Kuya Lito. Sa mga naunang vlog nga po ni Kabusiness dito sa magpartner na Lito at Vera, ay napapag-usapan na po itong tungkol dito sa pamilya nito si Kuya Lito. At lumalabas po dito na napakasama ng ugali nitong pamilya nito si Kuya Lito. Dahil sa kabila nga po ng kalagayan nito si Kuya Lito, ay minamaltrato pa nila ito. Pero ang senaryo pong yan, ay kung ang pagbabatayan lang po natin ay yung sinasabi nito si Kuya Lito at Ate Vera. Laban nga po dito sa pamilya nitong si Kuya Lito. Kumbaga, wala dito yung side ng pamilya ni Kuya Lito. At dahil nga sa napapanood nila ang mga vlog nitong si Kabusiness, kaya naman hindi na rin naging lingid sa kanila. Itong mga hindi magaganda sinasabi nga nitong sila Ate Vera at Kuya Lito laban sa kanila. At dahil nga sa mga napanood nilang vlog ni Kabusiness na yun, kaya nag-message kay Kabusiness itong isa sa kapatid ni Kuya Lito na si Ate Evelyn. At dito nga ay pinapasinungalingan niya ang mga hindi magagandang sinasabi sa kanila nito si Ate Vera at Kuya Lito. At dito, nagkaroon na magandang pagkakataon itong si Kabusiness na makuha naman itong side ng pamilya nito si Kuya Lito. At ang main purpose nga dito ni Kabusiness ay mapag-ayos niya itong magkabilang panig. At yun nga, tinanong ni Kabusiness itong kapatid ni Kuya Lito na si Ate Evelyn kung pwede ba silang pumunta doon para maibigay naman ng mga ito yung kanilang side. At pumayag naman yung kapatid ni Kuya Lito si Ate Evelyn sa ganun mong kahin itong si Kabusiness. At sa pagkakataon ngayon ay tinanong na rin ni Kabusiness kung pwede ba nilang isama itong si Kuya Lito sa pagpunta nila doon. At ang sagot nga ni Ate Evelyn ay opo naman, bakit naman po hindi. Kaya nang pumunta doon sa bahay nila Kabusiness itong si Kuya Lito para mag-update tungkol doon sa plano nga nilang kasal ni Ate Vera, ay binanggit na rin ni Kabusiness dito kay Kuya Lito yung naging usapan nila nitong kapatid nga ni Kuya Lito si Ate Evelyn. At dito ay tinanong na rin ni Kabusiness itong si Kuya Lito kung gusto ba nito sumama papunta doon sa Quezon sa pamilya nga nitong si Kuya Lito. Nakita natin yung pag-aalangan ni Kuya Lito dun sa tanong ni Kabusiness na kung gusto ba nito sumama papunta dun sa Quezon. At marami na naman lumabas dito ang kesyo. Kesyo ganito, kesyo ganoon. Kaya naman siniwara na agad siya ni Kabusiness sa mga negatibo niyang sinasabi tungkol na naman o laban na naman sa pamilya niya. Kasi nga, ang nais ni Kabusiness ay mapag-ayos na silang magkakapamilya. At dahil nga sa mga magagandang payo ni Kabusiness dito kay Kuya Lito,
ay napapayag niya ito na sumama ito sa pagpunta nila dun sa Quezon sa pamilya nga nito si Kuya Lito. Pero sabi ni Kuya Lito ay magpapaalam muna siya dito kay Ate Vera bilang respeto kay Ate Vera. Pero sabi din naman ni Kuya Lito na kahit hindi siya payagan ni Ate Vera ay sasama pa rin siya. Kaya lang after makauwi nito si Kuya Lito ay nagchat daw ito kay Kabusiness na hindi na daw siya sasama. At ayon kay Kabusiness, ang sabi nito si Kuya Lito sa message niya ay mas pipiliin na niyang sumama ang loob ng kanyang pamilya kaysa sa sumama ang loob ng kanyang asawa. Kung susuriin mo yung sinabing ito ni Kuya Lito sa chat, ay malinaw na hindi pumayag ito si Ate Vera na sumama itong si Kuya Lito sa pagpunta nila Kabusiness sa pamilya nitong si Kuya Lito. Kaya naman, minabuti nila Kabusiness na puntahan itong mag-asawa para linawin kung ano ba yung ibig sabihin ni Kuya Lito dun sa chat niyang yung kay Kabusiness. At ano ba yung dahilan kung bakit biglang nagbago ang isip nitong si Kuya Lito. Pero pagdating nila Kabusiness doon sa bahay nila Kuya Lito, at nung mapag-usapan nila yung hinggil doon nga sa chat ni Kuya Lito na yon, ay tila hindi naman tutuloy itong si Ate Vera sa plano ni Kabusiness na isama nga itong si Kuya Lito doon sa pagpunta nila sa pamilya ni Kuya Lito sa Quezon. At dito, inalaman din ni Kabusiness na hindi naman pala alam ni Ate Vera yung tungkol doon sa pagkakachat ni Kuya Lito sa kanila. Pero sa tingin ko guys, bagamat hindi tutol itong si Ate Vera sa pagsama ni Kuya Lito sa pagpunta nga nila Kabusiness doon sa pamilya ni Kuya Lito sa Quezon, ay medyo may sama ito ng loob. At mukhang yun yung dahilan ni Kuya Lito kung bakit ba biglang nagbago yung isip niya sa pagsama niya kay Kabusiness. At dahil dito ay muli nagpayo itong si Kabusiness dito sa mag-asawa. At pinaunawa niya sa mga ito kung ano ba yung kahalagahan ng pamilya. At kung gaano ka-importante na buo at magkakasundo ang bawat member ng isang pamilya. Pero gayon pa man, ay hindi pinilit ni Kabusiness ito mag-asawa na sumama nga itong si Kuya Lito sa gagawin nilang pagpunta doon sa pamilya ni Kuya Lito sa Quezon. Bagus ay sinabihan niya itong mag-asawa na pag-usapan at pag-isipan na mabuti kung ano yung magiging pasya nila. At kung ano man yung maging pasya nila ay i-chat lang daw siya. Yun ang sabi ni Kabusiness. At yun nga, sa pagpunta nila Kabusiness nga dito sa pamilya ni Kuya Lito ay may magandang balita. Dahil sumama nga po itong si Kuya Lito. Hindi nga lang si Kuya Lito. Kundi pati si Ate Vera ay sumama na rin para makipag-ayos at humingi ng kapatawaran. Doon sa mga nagawa nilang mali at sa mga hindi magaganda nilang nasabi sa vlog ni Kabusiness. Laban nga po dito sa pamilya ni Kuya Lito. At pagdating nga nila doon ay minabuti ni Kabusiness na sila muna yung makipag-usap sa mga kapatid at magulang nito si Kuya Lito. Parang sa gayon ay maiwasan yung posibleng komosyon. Dala nga ng sama ng loob ng bawat isa. At matapos nga po makausap nila Kabusiness, ang mga kapatid at magulang nitong si Kuya Lito, ay sa kanya sinundo itong si Ate Vera at si Kuya Lito dun sa sasakyan nila kung saan nila ito iniwan. At sa una nga pong paghaharap nito sila Kuya Lito, Ate Vera at ng pamilya nito si Kuya Lito, ay nakita natin yung sama ng loob, lalo na nga po nitong nanay ni Kuya Lito. At ang kagandahan naman dito, ay nakinig ito si Kuya Lito at si Ate Vera doon sa payo ni Kabusiness habang sila'y nasa daan na magpakumbaba na lang itong mga ito sa pamilya nito si Kuya Lito. Dahil nga sa may hindi din naman talaga magandang mga sinabi itong si Ate Vera at Kuya Lito laban nga dito sa pamilya nito si Kuya Lito. Parang nasa ganun ay maayos yung problema at sa bandang huli ay magkaroon ng pagkakasundo. At yun nga, sa bandang huli ay naging matagumpay ang adikahan ni Kabusiness sa pagpunta nila dun sa Quezon na mapag-ayos nga itong sila Kuya Lito, Ate Vera at ang pamilya nga nito si Kuya Lito. Ito yung sinasabi ni Kabusiness na ang mag-charity ay hindi lamang sa pagtulong sa pangangailangan pinansyal
kundi dapat kasama dito yung pagtulong sa mental and emotional problem ng iyong tinutulungan. Tulad nga nitong ginawa nilang pag-ayos sa matagal ng hidwaan o samaan ng loob ni Kuya dito at ng pamilya nito. Kumbaga, natulungan na nila itong sila Kuya Lito sa financial nung panahong walang-wala nga ang mga ito, ay natulungan pa nila ito na magkaayos-ayos silang magkakapamilya. Kaya naman saludo talaga ako dito kay Kabisnes. At sa ginawang ito ni Kabisnes sa pag-aayos sa problema nila Kuya Lito at ng pamilya nito, ay may malaki tayong natutunan. Dahil sigurado akong marami sa atin dito ang na-realize na kung gaano nga ba kahalaga ang maayos na samahan ng buong pamilya at hindi nga makabubuti ang mataas na pride. At isa pa ay naipakita rin sa atin ni Kabisnes na walang problema na hindi maayos sa maganda at maayos na usapan. At yun yung magandang aral na iniwan sa atin dito ni Kabisnes. Paano guys, hanggang dito na lang muna ulit po itong aking video. At maraming thank you po sa patuloy na sumusuporta at sa patuloy na nanonood po ng aking mga video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, baka pwede naman po makipindot ng subscribe button at maki-like and share na rin po ng aking mga video. Muli po, maraming thank you po and God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bidridden na mga kabisnes. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bidridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa kabisnes official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga kabisnes?